Masayuki ito, hindi tinabla si Alas Marlon Tapales, humihingi ng tulong. Ito ang pag-usapan natin, pero bago ang lahat, pag-subscribe po ng channel ko. Huwag nyo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong una sa balita. Pag-usapan nga po natin mga kapaksing, Marlon the Nightmare Tapales humingi ng dasal para sa mga kababayan natin. Ayon sa post niya ay tulungan niyo po akong manalo sa laban ko. Sa pamamagitan ng dasal at suporta, kayo po ang nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa akin para magtagumpay. Maraming salamat po. Sa ngayon nga po ay puspusan ang pag-iinsayo nito para ihanda ang sarili para harapin ang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Samantalang alam na nga natin na nagsalita ulit ang Japanese promoter ni Cuadro Alas na si Masayuki Ito. Ayon sa kanya ay hindi pa daw niya maibibigay ang laban kay Naoya Inoue dahil sa hindi magandang performance na pinakita ni Casimiro sa huling laban nito. Pero madali lang daw maikasa ang laban kay Naoya Inoue kung nasa posisyon daw si Cuadro Alas. Ibig sabihin na kailangan maging mandatory nito kaya para magawa ito hanggat may oras pa daw ay gagawin nila ang lahat upang mapalaban si Casimiro sa top contender. Aminado naman si Masayuki Ito na politika ang boxing kung sakali naman daw na umakyat si Inoue ng division ay may chance pa din daw si Alas na maging world champion sa super bantamweight division kapag binakante ni Inoue ang mga titulo kung sakaling manalo ito kay Marlon Tapales. Kaya huwag kayong maniniwala sa balita na tinabla daw di umano si Casimiro ni Ito Masayuki. Sinong promoter ang ipapahamak ang kanyang alaga? Gagawin ng promoter kung ano ang ikakaganda ng bata niya. Hanggang dito na lang muna ang ating balita. Dito na lang ang aking boxing news report. Babu!